At may nirelease ngang bagong motor sa Indonesia, itong si Yamaha. Ito yung Yamaha NMAX Turbo 155 na may new look sa disenyo na pinabago din ang makina nito na gumagamit ng tinatawag nilang YECVT na para daw naka-turbo. Tara, tingnan natin ang specification ng motor na to. Travel, tutorials, review, basic maintenance, delivery rider. 155cc na naka blue core engine, BBA, 4 bulb, single overhead cam, plus yung tinatawag nilang YECVT o Yamaha Electric CVT System. Ito yung kakaiba dito sa motor na to eh. Kasi ayon dito sa isang article, pinapalamig ng tubig by the YECVT system. So water cooled na pala to, no? So kakaiba nga siya. So next, single cylinder na may diameter by step na 58mm by 58.7mm. Maximum power na 11.3 kW sa 8,000 RPM. Maximum torque na 14.2 Nm sa 6,500 RPM. Starter system, electric starter, at automatic na fuel injected na may single dry clutch. Pagdating naman sa body frame, underbone, front suspension, telescopic, rear suspension, swing units, gulong sa harap, 110 by 70, gulong sa likod, 130 by 70, size 13 na tubeless. Front at rear brake pareha sa hydraulic single disc brake. At ang gas tank capacity ay 7.1 liters. At ayan yung ibang specification. Pagdating naman sa mga ilaw nitong Yamaha NMAX Turbo ay niredesign para magmukhang maliit tingnan pero full LED pa rin. Pero kahit maliit tingnan ay mas maliwanag ito kaysa sa lumang version ng NMAX. Dito naman sa speedometer screen ay makikita ang complete driving information na kinuha sa Yamaha X-MAX 300 model 2024 na sumusuporta sa mga smartphones at may mapa din na makikita sa screen. Dito naman sa may right handle grip, makikita ang stop and start system switch kasama ng hazard light switch at push start button. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung stop and start system, ito yung pag nakahinto ka sa stoplight ng mga 3 seconds, mamamatay ang makina mo at para mabuhay ulit yung makina, pipihitin mo yung silenyador at mag-i-start na ulit siya. Dito naman sa kaliwang handlebar, makikita ang speedometer screen control button, high and low beam, turn signal, busina, at itong shift. Sa shift button, pwede kang mamili ng tatlong acceleration level, low, medium, at saka high, na direktang nakaka-apekto sa bilis ng motor at lakas ng engine brake. Kilis na din tong motor na pwedeng mag-control sa pagbukas ng upuan, paglock ng motor, at pagbukas ng gas tank cap. Dito naman banda sa may right front, makikita ang storage compartment na may cover. At sa kaliwa naman ay storage compartment na may 12-volt power outlet. Ngayon, dito naman tayo sa special features nitong motor na to. Meron itong dalawang driving modes, T-mode at S-mode. Sa T-mode o town commuting, kung city driving lang naman, dito ka sa T-mode. At kung gusto mo ng malakas na acceleration, kung ang biyahe mo ay malayuan o out of town, ay dito ka sa S-mode o sports touring. Ito yung switch button niya. Driver seat na may taas na 770mm. Sa storage area ng upuan ay kasya ang isang full face helmet. Dito naman sa braking system ay merong single 230mm disc brake na naka-ABS harap at likod. Sa rear shock, gumagamit ng double spring shock absorber na may support tank o dibaso. At meron itong traction control system para daw maiwasan ang pagpipreewheel ng gulong. Merong limang variant na nirelease sa Indonesia na kung marirelease din dito sa Pilipinas ay may price range na 120 to 156,000 pesos. At hindi pa natin sigurado kung marirelease nga siya dito sa Pilipinas. Ikaw, anong insight mo sa motor na to? Sa paglipas ng mga taon, ang motorcycle industry dito sa atin ay patuloy na lumalago. Kasabay ng demand sa motorsiklo ay patuloy na tumataas. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay nagbibigay daan para gumawa ng mas makabagong makina na mas lalong nagbibigay ng lakas sa tao na tanggapin ang motorsiklo bilang isang pangunahing transportasyon. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo sa next motorcycle review.